ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster na Daniel Mangtani Cruz. Matili pa ng Typhoon Tisoy ang lakas ito habang papalapit ng Bicol Region. Sa katunay, tinasa ng pag-asa ang signal number 2 dyan sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, dyan sa Luzonian, Northern Samar, Eastern Samar at Samar sa Visayas. Nagbabala ang pag-asa laban sa mahigit 3 metrong storm surge o daluyong dyan naman sa may Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at hanggang 3 metro naman ang daluyong dyan sa may Quezon Province, Albay at Sorsogon. Signal number 1 naman ay nakataas na sa Metro Manila, Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, Rizal, Bulacan, Laguna, dyan sa Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Quezon Province, kasama ang Polillo Island, Camarines Norte, Masbate, kasama ang Burias Island at Tikaw Island, Marinduque at Romblon. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, northern portion of Negros Occidental, Northern at Metro Cebu, Biliran, Leyte at Southern Leyte, gayon din sa Dinagat Island at Siargao Islands. Diyan naman yan sa Mindanao. Huling namataan ng sentro ng Typhoon Tisoy, 595 kilometers na lamang east of Birak, Catanduanes. At kikilos ito pakanduran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At sa latest forecast track ng pag-asa, posibleng mag-landfall ang bagyo dito sa may Bicol Region. Bukas po yan ng gabi o madaling araw ng Miyerkules, tatawid ng Southern Luzon patungo ng West Philippine Sea. At kung titignan natin yung mga lugar o mga probinsya ang dadaanan niya mga kapuso, dadaan ng Catanduanes, Camarines Provinces, dyan sa may Southern Quezon, posible dyan sa may Batangas o Cavite, at malapit na malapit lamang dito sa Metro Manila. At sa datos ng Metro Weather, mga kapuso, matitinding ulan ang inaasahan simula ngayong gabi hanggang bukas dito sa may Bicol Region at dyan sa ilang bahagi ng Quezon Province at magtutuloy-tuloy ang mga kapuso araw ng Martes na kung saan yung mga pag-ulan ay mararamdaman na dito sa may Southern Luzon kasama na ang Metro Manila. Sa Visayas, may mga pag-ulan din lalong-lalo na sa may Eastern Section dyan sa may Central Part. Bukas po yan mga kapuso. Pero pagdating ng araw ng Martes na kung saan papalayo na yung bagyo, makikita natin na maayos na ang magiging lagay ng panahon. Habang sa Mindanao na hindi apektado ng bagyo, bukas halos walang ulan, may mga isolated lamang sa ilang bahagi, lalo dyan sa may Zamboanga Peninsula. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.